So tandaan niyo tong mga inumin na to kasi makakatulong to, promise. Simula nung 7 years ago hanggang ngayon, ayun yung mga inumin na iniiwasan ko at saka iniinom ko. Hi guys, sa RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng 5 inumin na dapat nyong iwasan kung gusto nyong pumayat or kung gusto nating mawala yung bilbil natin sa chat. Okay? Itong mga inumin na to, importante to kasi itong mga inumin na to, matataas yung sugar nito, yung number 1, number 2, yung carbohydrates at saka yung total calories nito. Okay? Kung yung tatlong yung pagsasama-samahin mo at saka iinumin mo to palagi, ang tendency niyan, syempre, magigain ka ng weight at saka lalaki yung chan natin. Okay? Ayaw natin mangyari yun. So, para mawala yun, kailan yung mapanood tong video ko simula ngayon hanggang matapos para may idea kayo at saka para lumiit na rin yung chan natin. Okay? Pero bago ko po pisahan tong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week para hindi nyo pumamiss yung lahat ng video ko every week. Kailangan nyo pong i-click yung bell button doon po sa baba nitong video para mananotify po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po ako at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, magbibigay po ako ng 5 inumin na kailangan nyong iwasan at saka bibigyan ko rin kayo ng alternative para kung maiwasan nyo man itong inumin na to, at least meron kayong alternative. Okay? At saka kung hindi nyo po napapanood yung previous video na ginawa ko, yung mga 5 pagkain na dapat nyong iwasan, kailangan mapanood nyo rin po yun para itong mga inumin maiiwasan nyo at saka at the same time yung mga pagkain na sinabi ko doon nung una kong video ay maiiwasan nyo rin para pumayat kayo ng mabilis at saka para matanggal din yung bilbil natin sa chan. Okay? Number 1 na inumin na kailangan nyong iwasan na isasuggest ko para pumayat kayo ay yung alcohol. Okay? Yung alcohol kasi mataas yung sugar nyon, number 1. Number 2, yung carbohydrates nun at saka yung calories. Kung yung tatlong yon iinumin mo yon palagi araw-araw. So, ang tendency niya, magdadagdag ka ng calories. Syempre, pag nagdagdag ka ng calories, ang mangyayari niyan ay magdadagdag ka rin ng weight mo. Okay? So, para maiwasan nyo, kailangan mong iwasan yon. Ano ba yung mga klaseng alcohol na kailangan nating iwasan? Okay? Ito yung mga alcohol na dapat yung iwasan. Number 1, yung beer. Yun yung beer yung napakataas na carbohydrates at saka calories nun. Depende yun sa beer na iinumin nyo at saka syempre depende rin yun sa nutritional content ng isang beer. Okay? Pangalawa naman yung wine. Okay? Yung wine, una sa lahat mataas yung sugar nun kasi gawa yun sa grapes. So kung iinom ka nun palagi araw-araw, ang mangyayari nyan eh hindi maganda yun sa katawan natin. Syempre, kung iinom ka pa ng 1 glass to 5 glasses, syempre, mas maraming sugar, mas maraming carbohydrates, ang tendency niyan, eh, mas maraming calories na ilalagay mo sa katawan mo. Ano naman yung alternative para makainom ako ng beer or ng alcohol kapag may party, okay? Ganito ginagawa ko. Usually, kung meron kayong option, ang inumin nyo yung mga light o yung mga tinatawag nilang beer light. May mga choices na mga beer light, tapos may sinasabi silang mga calories, yung mga less calories, less carbohydrates. Ayun, pwede nyo yung inumin yun. Syempre, ang suggestion ko, kung iinom kayo nun, syempre, huwag naman kayo uminom ng mga 10 bote or isang dosen ng bote. Okay? Kasi hindi rin yung makakatulong. Syempre, para ma-enjoy nyo rin yung occasion, inom lang kayo ng at least 2 bottles to 3 bottles. So, at least mababa yung calories nun at saka mababa yung carbohydrates nun. Okay? So, yung una kong suggestion, kung iinom kayo ng beer, at least meron kayong alternative. Okay? Yung pangalawang inumin na kailangan yung iwasan para pumayat kayo, ito naman yung soft drinks. Okay? Yung mga regular soft drinks. Sinabi ko po itong soft drinks yung dun sa una kong video. Kung pinanood nyo po yung una akong video, sinabi ko doon na iwasan nyo rin yung soft drinks kasi una sa lahat, parehas nito yung contain ng alcohol. Okay? Yung mga regular soft drinks katulad ng regular Coke, regular Pepsi, regular Sprite, regular 7-Up, lahat po ng regular soft drinks or regular soda, mataas yung contain ng sugar nun, yung carbohydrates at saka yung total calories. Kung iinom ka po nun, araw-araw lang. So, ang mangyayari niyan, eh, tataas yung calories mo sa araw-araw, syempre, magdadagdag yun. Ang magdadagdag sa weight mo, pag dinadagdag mo yung palagi araw-araw, syempre, ang tendency niyan, eh, bibigat ka or magdadagdag ka ng weight instead na maglulose ka ng weight. Okay? Ano naman yung alternative ng soft drinks kung gusto mo uminom ng soft drinks? Okay? Eto, bibigyan ko kayo ng alternative ng soft drinks para mainom nyo kung gusto nyo uminom ng soft drinks. Okay?
Ang recommended ko at saka suggestion ko ay yung diet soft drinks o yung diet soda. Katulad ng diet Coke at saka kung ano-ano pang mga diet or mga yung tinatawag nilang mga Coke Zero or Zero Calorie Zero Sugar na soft drinks. Okay? Kasi ayun, at least zero calories yun at saka zero sugar at saka zero carbohydrates. So at least kahit papano pwede mo siyang inumin at saka hindi ka mag-worry na magdadagdag ka ng calories sa katawan mo. Okay? Pero sinasuggest ko naman na huwag nyo namang inumin yun araw-araw kasi syempre kung iinumin nyo yun araw-araw, ang mangyayari niyan eh carbonated drinks pa rin yun, hindi rin yun makakatulong sa pag-lose natin ng weight. Okay? So sinasuggest ko, occasionally, kung gusto nyo uminom ng soft drinks, yun lang inumin nyo as alternative. Okay? So yung pangatlong inumin na kailangan natin iwasan, ito naman yung milk. Okay? Yung mga full fat milk o yung mga regular milk. Yung pa ngayon, una sa lahat, mataas din yung sugar nun at saka mataas yung carbohydrates at saka yung total calories, mataas din. So kung gusto nyo pong uminom ng milk, ang sinasuggest ko na lang eh yung mga reduced fat milk or yung zero fat milk. Makakabili po kayo nun o tinatawag po dito sa amin na semi-skim milk o yung mga skim milk. Kasi yung mga yun yung katulad ng diet soft drinks, katulad ng diet soda. Okay? Wala silang calories pero mayroon siyang contained na calcium para sa katawan natin. So sinasuggest ko na kung iinom kayo ng mga full fat milk, i-alternate nyo na lang yung mga zero calories na milk o yung tinatawag nilang skim milk. Okay? So yung pang-apat naman na kailangan nyong iwasan para pumayat kayo at saka para mawala yung bilbil natin sa tiyan, ito naman yung mga regular juice. Okay? Yung mga nasa carton na mga juice. Ayun, katulad din yon ng regular soft drinks. Mataas yung sugar nun, number one, saka number two, mataas din yung calories nun at saka yung carbohydrates din nun. Okay? Kahit na sinasabi nila na uminom ka dapat ng at least one glass ng juice everyday, okay lang yon. Pero kung iinom po kayo ng juice, sabihin na natin ng mga 5 glasses o 10 glasses ng mga regular juice, eh una sa lahat, sinasabi ko po, mataas yun sa sugar. Kung diabetic po tayo, hindi po yung makakatulong sa diabetes natin at saka syempre sa pag-lose natin ng weight. Okay? Kasi yung juice, number one yun sa mataas sa sugar. Marami sila dinadagdag ng mga sugar at saka concentrated yun. Syempre, kung concentrated yun, yung sugar nun, mas madami. So yung alternative naman na sasabihin ko dito, eh nire-recommend ko na lang na kumain na lang tayo ng regular fruit. Sinabi ko rin to sa una kong video, yung mga pagka ay na kailangan nyong iwasan at saka kailangan nyong kainin para pumayat kayo, okay? Kasi kung kakain ka ng regular fruit instead na iinom ka ng regular juice, yung regular fruit, natural yon, okay? So, yung sugar niya, natural pa rin. Ang recommended ko naman, kung kakain ka ng prutas, huwag ka naman kumain ng mga 1 dozen ng prutas o 2 dozen ng prutas. Kasi, una sa lahat, mataas din yung sugar nun. Even though na natural yon, syempre, kung marami ka pa rin kakain nun, yung sugar nun mag-adds up pa rin. At saka, yung syempre, calories nun mag-adds up pa rin, okay? So, sinasuggest kung kakain ka ng prutas, araw-araw, kumain ka lang at least na isang klase hanggang So, kumain ka ng isang klase hanggang 3 klase ng prutas, okay? Makakatulong yon instead na uminom ka ng regular juice. Kung ayaw mo naman kumain ng prutas, meron ka namang alternative para sa regular juice. Yung alternative mo naman sa regular juice, ito naman yung mga tinatawag nilang mga diet juice instead na regular juice. Hindi ko po alam kung meron po kayo nakikita ng mga diet juice sa inyo, pero kung may makita man kayong ganun, ayun na lang yung inumin nyo instead na regular juice, okay? Kasi yung regular juice, mas mataas yung calories nun at saka sugar compare sa diet juice na walang masyadong calories at saka walang masyadong sugar. Pero sinasuggest ko, kung makakakain kayo ng prutas na lang, mas maganda yun kaysa uminom kayo ng juice. Kasi mas natural yun, mas maganda yun sa body natin. Okay? So yung pang last na inumin na kailangan nyong iwasan para pumayat kayo at saka para mawala yung bilbil nyo sa tiyan, ito, matibay to at saka subok na to. Ito yung regular energy drink. Maraming klase yung energy drink o yung binebenta dyan kung saan-saan. Siyempre, kung iinumin nyo yun, una sa lahat, mataas yung caffeine nun, mataas yung sugar nun, mataas yung carbohydrates nun, at saka mataas din yung calories nun. Okay? Depende sa brand, saka depende sa nutritional content ng isang energy drink. Okay? So, kung iinom ka nun, araw-araw, para sa work mo or para sa daily activities mo, siyempre, ang mangyayari nyan, una sa lahat, mataas yung sugar nun, tapos mataas pa yung carbohydrates nun, mataas pa yung calories nun, kung pagsasama masamain mo, isa pa yung caffeine, kung pag isasama mo pa yon, ang tendency niyan, hindi ka lang magdadagdag ng weight sa katawan mo, magdadagdag ka rin ng maraming pressure sa heart mo kasi yung caffeine content ng isang energy drink. Okay? So, sinasuggest ko, kung iinom ka ng energy drink, eh kung meron kang alternative, pwede naman bumili ng yung mga tinatawag nilang diet energy drink. Okay? Or, instead, pwede ka lang uminom ng regular coffee or yung black coffee. Okay? At saka ayon, at least, black coffee, natural siya, saka kung gusto mo siyang lagyan ng sugar, at least
makokontrol mo yung sugar mo ilalagay, at syempre yung caffeine nun, makokontrol mo kung ganong karaming ilalagay mo at saka kung ganong karaming inumin mo. Okay? Kasi yung energy drink, maraming klase yung binibenta kung saan saan, at saka sinasabi nila na lalakas ka dito kapag ininom mo to. Syempre hindi nila sinasabi kung ganong kataas yung calories nun, ganong kataas yung sugar nun, ganong kataas yung carbohydrates nun. Syempre kung sasabihin nila yon, eh syempre yung mga manonood o yung mga bibili nun, hindi na bibili kasi alam nila na hindi maganda yon at saka mataas yun sa calories. Okay? So sinasuggest ko, kung may makita man kayong diet energy drink, ayun na lang bilhin nyo o inumin nyo instead yung mga regular. Kasi yung diet energy drink para din yung soft drinks. Kung iinom ka ng diet energy drink, at least yung diet energy drink, mas less yung calories, mas less yung carbohydrates, at saka mas less yung caffeine, at saka yung sugar niya. Okay? So hindi siya mas harm sa katawan natin compare sa regular energy drink. Okay? So ayun yung limang inumin na kailangan yung iwasan para pumayat kayo at saka para mawala yung bilbil natin sa tiyan. Okay? Ngayon naman, for additional information, bibigyan ko kayo ng isang inumin para maging healthy yung katawan natin. Okay? Itong inumin na to, importante to. Like ko itong sinasabi sa lahat ng video ko. So, kailangan inumin nyo to araw-araw. At saka, bibigyan ko rin kayo ng kung gaano karaming iinumin nyo para ma-idea kayo at saka para maganda rin to sa healthy lifestyle natin. Okay? So, itong inumin na to, ito yung tubig o yung water. Okay? Importante to. Like ko itong sinasabi, hindi lang sa inyo, hindi lang din sa YouTube. Sinasabi ko rin to sa mga kaibigan ko, sa family ko, sa lahat ng mga nagtatanong kung ano bang magandang inumin kapag nagda-diet ka or kung gusto mo ng healthy lifestyle. Like ko sinasabi, uminom ka ng maraming tubig. Okay? Kasi yung tubig, importante yon. Uminom ka ng at least 8 glasses to 12 glasses ng tubig. Or nare-recommend ko, kung kaya mo uminom ng 1 gallon a day, inumin nyo yon kasi ganun karami kailangan inumin natin. Especially yung sa mga taong active. Kasi yung mga active, lagi silang pinagpapawisan. Syempre, pag pinagpapawisan nga, kailangan mo ng tubig para i-replace yung pawis mo or para palitan yung pawis mo. Okay? Importante yon kasi yung pawis, isipin mo na lang, ayun yung taba natin. Okay? Kung pagpapawisan ka ng pagpapawisan, syempre, yung taba mo, lalabas ng lalabas para mawala yung taba mo, ilabas mo yung lahat ng pawis mo at saka para mapalitan naman yung pawis mo, uminom ka naman ng maraming tubig kasi isipin mo na lang yung 90% ng katawan natin ay nagko-contain yun ng water or ng tubig. So kung hindi ka iinom ng tubig, ang una sa lahat ng mangyayari niyan ay pwede kang ma-dehydrate. Ayaw natin ma-dehydrate kasi kung once na dehydrate ka, pwede kang ma-ospital at saka pwede kang ma-aksidente. Okay? So, para hindi ka ma-dehydrate at saka lagi kang hydrated, uminom ka lagi ng tubig. Okay? Kasi importante yun sa lahat. So ayun yung mga inumin na kailangan yung iwasan at saka additional information para maging healthy yung katawan natin. Okay? So tandaan nyo itong mga inumin na to kasi makakatulong to, promise. Simula nung 7 years ago hanggang ngayon, ayun yung mga inumin na iniiwasan ko at saka iniinom ko, yung mga alternative na inumin at saka yung tubig, lagi kong iniinom yon araw-araw kasi importante yon at saka magiging maganda rin yung lifestyle nyo everyday. Okay? So ito po muna yung video ko ngayon. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko sa lahat ng taong gustong pumayat at saka sa mga taong walang idea sa mga iniinom nila araw-araw. Okay? Ulitin ko po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week. Sa ngayon lang po yan, pero sa future mag-upload po ako ng 2 videos to 3 videos a week. Para hindi nyo po mamiss yung lahat ng video ko, kailangan nyo pong i-click yung bell button dun po sa bantong video para once na nag-upload po ako ng video katulad po nito, malonotified po kayo. Okay? At saka para makita nyo rin ako every week. Diba? Kita-kits po ulit tayo next week para sa bago kong video. Okay? I'm out for today. Thank you for watching, guys. Peace.